Isinailalim sa localized ECQ ang higit 30 barangay sa Pasay City na may 3 o higit pang active cases ng COVID-19. Pero hindi raw magkasunod sa total lockdown ang maraming barangay. Bakit kaya? Nagbabalita si Gary De Leon. Halos walang tigil na naninita ang mga tanod sa Barangay 183 sa Bilimor, Pasay City dahil sa localized enhanced community quarantine doon. 33 barangay sa lungsod ang sinailalim sa localized ECQ dahil nagkaroon ng active cases na 3 o higit pa. Nanguna ang Barangay 183 na may 24 na active cases. Yun nga lang, kahit sinailalim sila sa ECQ, tuloy ang paglabas-pasok ng mga tao sa barangay. Bukas din ang mga negosyo at malayang nakakapasok ang mga sasakyan. Everyday may swabbing naman kasi hindi namin kaya suportahan yung mga tao eh. Bakit po sir? Napakalaki ang Bilimor, 40,000 families. Bukas din ang lahat ng negosyo sa Newport City at mga gwardiya na lamang ng bawat gusali ang nagpapaalala sa mga residente at negosyante na nasa lockdown ang kanilang barangay. Ganito rin ang sitwasyon sa mga barangay sa tramo, pati sa Barangay 107 na pumapangalawa sa may pinakamaraming nagpositibo sa COVID-19. Iniimbestigahan naman ang isang gusali roon na pinagmulan umano ng hawaan. Parang ano yun eh, ginawang boarding house ng mga seaman, isang po sila doon, siguro habang naglalakad sila ng mga papilis nila kasi paalis na sana sila, magkaroon yung isa, magkakasama sila sa isang bahay, nahawa silang lahat. Sa datos ng Pasay City Epidemiology Surveillance Unit, nasa 361 na aktibong kaso sa lungsod. 35 bagong kaso ng COVID-19 ang nadagdag nitong linggo. Mataas ito kumpara sa 15 average new cases sa lungsod noong Oktubre hanggang Enero. Nakapagtala na rin ng Pasay City na isang kaso ng UK variant. Kaya paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad. Yung mga constituent po natin sa Pasay, medyo naging complacent po pagdating po sa pag-follow ng protocols. Yung mga social distancing po, pag hindi pagsuot ng mask, nakita rin po namin isang angulo po yun. Isa pa po, ito po yung Pasay, since ito po yung travel city, in and out po yung mga tao dito. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.